Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Mahilig ka bang mag-download ng mga game apps sa Android phone o iPad mo? Isang bagong online game ang inilunsad ng programang Filipino Pride Campaign na tinatampok ang pambansang laro natin na Sipa. Bukod sa Pinoy na Pinoy ang avatar nitong si Butchokoy, laman din ng virtual wallpapers ang mga sikat na landmark sa bansa. I-download nga natin. Ang bawat kilos. Labanan sa pamamagitan ng pabilisan. Ang tulungan para maipanalo ang kuponan. Masasabing tatak Pinoy. Ito ang Sipa, ang pambansang laro ng Pilipinas. At alam nyo bang ang pambansang laro na ito ang naging inspirasyon sa paglikha ng isang game application? Ito ang Sipa Street Kick na pwedeng malaro sa inyong Android phone or iPad. Ginawa ito ng isang Filipino game developer para buhayin ang interes ng mga Pilipino sa larong sariling atin. Ginamit namin ang technology na to at ang game na Sipa para i-promote ang culture ng Pilipinas at at the same time makapagbigay ng awareness sa mga Filipino na even small things make a big difference. Ipinakilala sa app na ito ang batang naglalaro ng Sipa na si Butchokoy. Yung name na Butchokoy, sa tingin namin, very popular sa mga Filipino. At ang setting niya kasi nung story ng game ay normal na Filipino na bata si Butchokoy. Bukod sa muling pagpapakilala sa larong Sipa, marami pa ang pwedeng matutunan sa app na ito. May makikita kayong mga basura na lumalabas, nagpa-pop-up sa screen. Ganda ang kagandahan yan, extra points. Pero hindi ka makakapaglaro sa susunod na level hanggat hindi mo nakukuha lahat ng basura na lalabas. Bawat level ng laro, makikita rin ang iba't ibang lugar sa bansa, kagaya ng Luneta Park. Makakapunta ka na sa iba-ibang lugar. May ma-unlock mo na yung susunod na level. Makakapaglaro ka na sa susunod na level. Sa Quiapo, sa UP, sa maglalaro. At nadagdagan pa ng mga bagong lugar, gaya ng Mount Pulag, Peña Francia sa Naga City, at ang Manila Bay. Para ma-download ang app na ito, kailangan mo lamang magbayad ng 99 cents o 41 pesos. Yung funds na yon, mapupunta yun sa Filipino Matters. Isa siyang non-profit org, siya po yung beneficiary niya. Maganda naman ang naging reaksyon ng ating national team sa Sepak Takraw sa app na ito. Binubuhay daw kasi nito ang kulturang Pinoy at nakakapanghikayat sa mga Pilipino na muling maglaro ng Sipa. Pero bukod sa paglalaro ng app na ito, mainam din kung aktwal na lalaruin ang sport para maging alerto at maliksi ang ating mga katawan. Ito po yung tinatawag natin na Sipa, yung talagang sa nagsimula sa atin. Usually yung mga bata yung naglalaro nito, mga elementary. So wala rin ito pinag-iba sa Sepak Takraw. Kasi yung mga naglalaro ng Sepak Takraw, dito rin nag-uumpisa sa Sipa. Kaya't ang Sepak Takraw team at ang Team Butchokoy maghaharap sa isang hamon. Sa loob ng 2 minuto, maglalaro sila sa pamamagitan ng kani-kanilang paraan sa paglalaro ng Sipa. Ang unang maded, talo. Pagkatapos ng 2 minuto, ang Sepak Takraw team at Team Butchokoy patuloy pa rin sa kanilang pagsipa. Walang nagmimintis. Kaya naman, pwede na silang ideklarang parehong panalo. Magkaiba man ang konsepto at layunin ng mga larong ito, ang adhikain ay iisa lamang, ang maiangat, ang kulturang Pinoy. Fiona Nicolas nag-uulat para sa Reaksyon.